Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Giselle itong si Dr. Carlos na tila nagsasalita itong mag-isa sa kadahilan na nadali-dali naman din itong nilapitan ni Giselle itong si Dr. Carlos at gulat na gulat itong si Giselle sa kanyang nasaksihan na tila parang nababaliw itong si Dr. Carlos at dinig na dinig nito ni Giselle ang mga pinagsasabi ni Dr. Carlos na nanghihingi ito ng sorry sa kanyang ama na itong si Don Pepe at sinasabi nito ni Dr. Carlos kay Don Pepe na inutusan lang umano siya ni Moira kung kaya't nagawa umano nito ni Dr. Carlos ang isang krimen kay Don Pepe at dito hindi naman din nito napipigilan ni Giselle ang kanyang sarili. Pagkatapos nitong marinig ni Giselle galing sa bibig ni Dr. Carlos kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Dr. Carlos na si Dr. Carlos pala umano ang dahilan kung bakit nagkumatos ang kanyang papa. Kung kaya't gulat na gulat itong si Dr. Carlos ng kanyang makikita itong si Giselle at agad naman din itong sinabihan ni Dr. Carlos itong si Giselle kung nakikita ba umano nito ni Giselle ang kanyang papa at dito agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Dr. Carlos na baka minumulto na umano ito sa kanyang mga ginagawang krimen sa kanyang papa dahil kasabwat nga umano sila ni Moira sa kadahilanan na agad naman din itong idinuro ni Dr. Carlos itong si Don Pepe na katabi umano nito ni Dr. Carlos at dito nang tingnan naman din ito ni Giselle ay hindi naman umano nito nakikita ni Giselle ang kanyang papa kung kaya't agad nitong sinabihan ni Giselle itong si Dr. Carlos na kailangan na umano nitong ipasok sa mental hospital dahil na umano ito ng ulo dahil wala naman umano ang kanyang papa at nandoon naman umano ang papa ni Giselle sa Epics Medical Hospital at hindi pa umano ito nagigising kung kaya't agad naman din itong nagsalita itong si Dr. Carlos kung sino umano ang katabi ni Dr. Carlos at dinuro-duro pa umano itong si Dr. Carlos ni Don Pepe at dito bigla naman din itong humalakhak itong si Giselle at agad nitong sinabihan ni Giselle na kailangan na umano niyang tumawag ng psychiatrist upang ipasok umano sa mental hospital itong si Dr. Carlos kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Giselle ang kanyang kaibigan na tumawag umano ito ng psychiatrist dahil mayroon umanong dapat ipasok sa mental hospital sa kadahilanan na ikinagalit naman din nito ni Dr. Carlos ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Giselle at agad naman din itong inagaw ni Dr. Carlos ang cellphone ni Giselle at agad nitong hinagis ni Dr. Carlos sa kadahilanan na nadurog itong cellphone ni Giselle at dito agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Dr. Carlos na kailangan umano nitong pagbabayaran ni Dr. Carlos ang cellphone ni Giselle na kanyang sinira at dito agad naman din itong sinagot ni Dr. Carlos itong si Giselle na kahit dublihin pa umano ang ibabayad ni Dr. Carlos ay kayang-kaya umano nitong bayaran ni Dr. Carlos ngunit hindi umano nito matatanggap ni Dr. Carlos ang mga pinagsasabi ni Giselle na kailangan umano nitong ipasok sa mental hospital itong si Dr. Carlos kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Giselle kung saan ba umano siya dapat dadalhin na tila nawala naman umano ito ng sarili at nag-uusap itong walang kasama at dinurubi pa umano nito ni Dr. Carlos na kasama umano niya ang kanyang papa. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.